maraming salamat sa iyo, Kuya Vincent Cayada. Sa'yo sa pagturo mo sa kapwa, hindi ka na magsawa. Doon ang araw magbubunga rin naman ang iyong pagtulong sa mamamayan. Kasama ka palagi kahit saan ang biyahe, para makatulong sa nangangailangan. Kuya Vincent, marami kong salamat. So, ayan mga kalingapa, isang maulan na hapon sa inyong lahat. So, ngayon po, nandito po tayo sa bahay nila Tatay Ernesto. Ayan. So, ngayon po, pupunta po kami sa dentist at iano po namin, ipapareskid po namin yung pagpabunot po sa ngipin ni Alod. Dahil noong nakaraang Sabado po, dapat bunot niya po, kaso wala po si Alod. So, ngayon po, i-try namin at baka magbunutan po siya. So, ayan. At iabot din po natin yung 5,000 para sa kanilang allowance po, sa kanilang pagkain na pinapabot po ni Sir Dr. Dennis Latuno. Salamat po sa biyayang pinabot niyo po para sa kanila, no. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So ayan. Talagang hindi po nagsasawa ang ulan dito sa Bicol. Lagi pong ulan ng ulan. So, ayan. Kamustahin po natin sila mga kalingap. At matagal-tagal din akong hindi nakapunta po dito. So, ayan, no. Kung may alaga ka ng ano? Tay, may alaga ka ng baboy. Anong niluluto mo, tatay? Maluto kang body po. Ay, ayos ah. Mga prito-prito. Ang cute ng alaga mo, tay. Kamusta na kayo dito, tatay Ernesto? Mabuti naman po. Kaya lang maulang maigi. Di mga masyadong makapag ano pa. Makapagtrabaho po. Ang pudas pa ng gato. Basa pa ang gato mo, tatay ay. Mausok ano? Tanggal man ang lamok niyan, tatay. Tanggal sirat, pandoot din. Kamusta na kayo dito, tatay? Mabuti naman po, sir. Nabalitaan ko, tatay, hindi na pala ikaw nag-ano ng balut. Baboy na ang pinili mo. Sirat po. Ang hirap na yung pangwarta. Yung pag-ano ay alako at kaya gaya ng maulan. Kaya nga, mas pinili mo na lang po ang baboy. Pero yung baboy tayo, naayos man. Ayos naman, sir. Nakagawa ng paraan ng tatay. Sa sir, na ano. Malaki. Pero dapat tayo, lagyan mo ng ano, banglat. May banglat, sir, yan. Inilagay ko muna dito at ano, yung ano ko'y nagtalon. Nagtalon? Baka laki mapilayan. Kaya nga, naman. Sayang. Kaya dinalitali ko muna. Ano pangalan yung tatay? Pangalan nata. Sipag talaga ni tatay. Ano yun, tay? Panggabihan na ito? Panggabihan na, sir. Luto ka niya ng pako. Ay, panggabihan naman yung balik na lang. Nagluto ka pong pako. Kaya laki niya. Ayos na yun, tay. Alay ko muna, sir. Sige, tay. Ayan, no. Luto. Kahit tali-tali lang. Hindi mo nang... Opo. Lahilahin. Kasi nakaano ako talagang ganyan. Ay, tinatali lang din talaga. Kasi bagoy ko lang, sir. Inahin. Ay, gagawin yung inahin, tay. Ay, tama. Yan, para ano? Para dumami, tay. Dapat malaki ang banlat niya, tay. Kasi malaki yung ano doon, oh. Ginawa ko, kaya lang wala pa siyang bubong. Po. Malaki na, oh. Dati, ang liit, ano yun, sir? 3,000. Isang ano. Ngayon, oh. Magalingaan nyo ng katawa, yung ilalam mo. Magaling ka naman ata, tatay. Ano yan? First time mag-alaga ng baboy? Ay, dati pa, sir. Ay, nag-aalaga ka na po dati, tayo ng baboy. Ano pong masasabi niyo kay Dr. Dennis Latuno sa pinabot yan, no? Pambiling baboy mo, tay? Sa sir, maraming salamat kay Dr. Latuno po sa binigay po niyong pang, ano dito, sa big po at pambiling. Ngayon po naman yung big, sir. Alagaan ko pa, salamat po ako ng marami. Alagaan mo, tatay, ng masyado para mas dumami. Sa sir. So, at yan ay, ano na, yung ano ay, dapat ay mapalaking maigi. Opo, mapalaking masyado. At ay, sabihin ko sir yung inahin, kaya natin sirang ano natin ay di, pag may inahin at mga ano na buwan ay bago na agad sir. Kaya nga po. Bagong na, ano yan. Tapos every 3 months yan ay, 3 months kalahati na anak na. Na anak na. Na tama yan, stay at ano, alagaan mo lang dapat, ano, laging malinis.
para ano maganda yung quality ng baboy. Lang, sir, magangat lang sir ito siya ng ano siya dahil lalagay ko na dun sa banlat sir. Ah, lalagay. Lagyan ko ng tapa. Nagkuha nga kanina ng haligihin. Haligid ng banlat. Eh, kaulanan. Maulan sir. May dito. Ilang araw na sir na ulan dito na ano. Alas pang-apat na araw na ngayon. Yan sir, baha na naman. Kaya nga, laging ulan-ulan. Kamusta naman po tatay yung tatlo mong dalaga? Ayos naman sir. Mabuti naman po sila at maayos ng ID. Nag-aaral man po sila masyado. Ayos na sir. Wala lang pasok kanila at kalakasan. Pinauwi nung maestra. Opo, talagang. Talagang sir at babalikin ko muna po yung ano. Baka ay sige tayo, baka maano. Talagang instant ng kamay mo tayo. Hindi ka napapasok tay. Talagang sanay na. Sanay na sir. Yan, yan ang bangon tatay. Sir, ano ko yan sir sa ano? Sa Lucky Me. Sasama ko, tama na yan. Pangisara sa usawa, ano mga damit, huwag yan ang type, ano, perfect yan. Alo ko sa tuyo. So, sasama ko ngayon tatay si Alod, ano? Ay, sige po, sir. At papabunutan tayo. Para pag sa susunod namin balik, alam mo, sir, pustiso sir, na lang. Sir, at ano naman, sir, guro yan, sir, ano na, bawal na siguro yung, ano, na yung pinauna po baga, sir, na inano, na binunod sa kanya. Ilan na nga yung binunod sa'yo, ano, dyan? Apat. At siguro ba nung makaraan, sir, at inaantak pa ng ipin. Mayigit, pati ba yung antibiotic talagang mabilis, mabilis sir. Mercury na tayo, ay. Sige tayo, sasama ko na si Alod. Ano, ready ka na? Ay, di man tayo mga kaanod, nakamotor tayo. Kamotor? Next time ka na, magsama pang may kutsi na si Kuya Vincent, ha? Sige tayo. Alis mo na po kami. Sir. Ay, grabe, ang ganda naman ni Alod. Ano, Alod, ready ka na? Kaya mo bang isabay na yung tigisa? Kasi di ba, kaya mo na pag-isabayin? Ikaw, tatanong natin sa doktor, sa dentist, kung kaya na ano. Tatanungin ka man din siguro niyan, ano? Kasi nung nakaraan pumunta ko dito, wala ka. May ginawa ka, project? Apo. Okay. Sige. So, ayan, tara, ready ka na? Tara na. So, ayan mga kalingap. Wala, ano, walang dentist, ha? Saturday na lang daw. So, Saturday, dapat ready ka, ha? Opo. Paano tayo? May 9 o'clock lang, may 10. Anong gusto mo? Kung maaari po, sa anong oras po kayo nabukas? 2 p.m. Pwede? Hapon po? Oo. 2 p.m. O, sige, 2 p.m. Okay, sa sunod pong Sabado. So, sulat mo yung pangalan mo, ano? Yan, sa sunod na ano daw po, Sabado. Ngayon darating pa lang Sabado. Saturday. Wala po si Doktora po, nasa Manila. Manila. Sige po. Pure yan hanggang Sabado kasi may mga nag-expect. Okay po. Friday or Thursday yun. Okay. Salamat po. Hindi po nare-receive yung text. Wala po akong nare-receive. Okay, nag-text ako sa agad. Okay. Wala din po kasi siya nung pagpunta ko po na sa bahay nila eh. Kaya. Yan, sabi ko pati din si Duke din na nagtawag sa akin. Sige po, sa ano lang po, ano? Alas na yan. Okay po. So, taraan. Hindi ka na lang sa Saturday. Opo. Okay po ba na, ano, isabay na yung tigtig dito niya? Ay, dapat isang side lang. Isang side lang? Okay. Bakit pag pinagsabay po? Wala pa na siya mumuyaan. Ha? Wala pa na siya mumuyaan. Matakit dito, matakit dito. Eh, kung kaya niya. Tanong na lang po na kay Doc, ano po? Salamat po. Yan, wala po mga kalingap. At pauwi na kami ni Alod. Ayan, grabe. Ulan na naman po dito sa Bicol. Walang sawang ulan dito. Tara Alod, at mababasa ka. So, ayan mga kalingap. Pauwi lang namin. Talaga grabe po talagang ulan to. Hindi nagsasawa. Yan, nandito na po tayo sa bahay nila. Ay, grabe, tay. Ano yan, tay? Ano yan, niluluto mo, tay? Lucky me. Ay, sarap yan, tay. Yan pa, tay, yung binili ko po, tatay, na grocery. Yes, sir. Paubos na nga, sir. Marami kang palambutin, tatay, oh. Yes, sir. Ano yan, Lucky me beef? Yes, sir. Mabulalo ka pala, tatay. Lutuin lang, sir, ang wala. Lutuin lang ang wala. Yeah. Meron pa naman lutuin. Ala, ang ano na. Kamusta tatay? Bakit parang malungkot ka tatay? Ay di sir, di ako nalungkot sir na lungkot lang sa nag-iwito lang sir. Bakit sir at andali yata agad din yun sir? Ano tatay, hindi po siya nabunutan dahil ano, wala po si Doc. Ah well. Sunod na Sabado po, sir. Dapat talaga yung naka-schedule talaga. Naka-schedule, hindi po, naka-schedule naman kumbaga, kaso lang,
Wala po talaga yung doktora. Tama-tama nga sir, sana ngayon at nag-ulan, pinagaano nga nung maestra kanina. Opo. Wala na tayo. Lahat naman tatay, buong ano, mga nag-aaral, pinauwi kasi nga delikado. Malakas bagang ulanin. Ulan, sir. Opo. Kamusta naman tayo? Ayos naman sir. Kahit nakakaya man po tatay yung naman, pangaraw-araw. Sir. Pangaraw-araw naman. Kaya lang sir, pag yung talagang gantong kaulanan talaga, hindi maalos lahat dito magkapagtrabaho. Lahat talaga. Anong, pag ano tayo, ano pang ibang ginagawa pag walang trabaho sa Danawan, sa Palayan? Nagkikipaghakot. Gano'n nga sir, sana, mapunta nga sana sir ako sa Laguna. Mapalaguna ka sana tayo? Sana sir. Yung ano, binigay ko lang sir yung pira nung pinabali sa amin nung nakalipas lang. Opo. Nung bago sir kayo pumunta dito, naka-schedule na nung papunta sana kami yung Laguna. Di iiwan mo sana yung tatlo. Sa sir, ayos na nga kung tinto, pinaano ko naman sana yun sa ano. Matatagal lang ka sa Laguna? Matagal sir, at sabi nung ano doon, yung engineer, ano, mga kulang-kulang isang taon, sabi nung ano. Di paano yung anak mong tatay, sino mag-aalaga? Di naman sir, natuloy nga ni, kung ano nga ni, di na ako nakapunta doon, at binalik ko nga sir yung ano. Awang ko lang itong ano, at pag, kaya lang matatagal lang pa siguro sir, ay, kila bago bumalik. Ayos pala ang ay. Pero talagang gagawin mo yun tayo, iiwan mo yung tatlo mong anak. Ayos na sir. Mamaya basa at na-complete lang naman sila sir dito yung ano ay. Yung gamit. Patro, pag nakasama na ako, sabi yung ano, ano na muna ako. Ay, kailangan ko naman i-convict na ito. Talagay ko lang ano ito dun. Sarami ko naman yung kay ate. Opo. Kung ano sir, palagay ko ngayon, di mo na siguro sir ako makausap ngayon. Kung nag... Pero siguro... Kung nag-uutan tayo, kung nakalis ka na. Sa sir. Dinali ko lang yung ano ay, yung 2,000 kabali sa amin. Opo. Di sana, nandun na nagtatapos. Anong trabaho sana tayo ipapasokan mo dun? Ay, construction sana sir. Construction. Hindi mapapalaban, magiging uwi ka dito tayo, mamasel ka niyan. Hindi na mamasahan sir, kung sana naman ay labor lang naman dun ang... Ah, labor. Yeah. Magkano sana ang sahod? Mga 500 sir sana. Kumbaga tatay, sana. Ano yun, ayos din sana ano? Ayos din sana sir. Pero kung aalis ka tatay, dapat may maano ka ditong matanda na titingin dito sa mga bata. Siya sir. Kasi lalo na tayo, walang lalaki dito. Tapos puro mga babae pa yung anak mong iiwan. Ngayon talaga, no, tay, ang dami mo talagang iniisip tayo, no? Siya sir. Kasi nakikita ko talaga sa iyo tay, talagang decidido ko talaga magkaroon ng trabaho para sa tatlo mong anak. Kasi ano yan, pag-college na yung mga anak mo din ay. Siya sir. May mga high school. Matatagal lang pa naman sir at mga high school pa lang. Ay oo. Grade 7 pa lang pala si Aluda na po. Siya sir. Apat na ano pa, ng 5 taon pa tatay. Tagal-tagal pa. Tagal-tagal pa. Hanggang K-12 ba ano? Kaya nga ito, pinuano ko ito. Pag nag-inahin na ano na itong inahin na ito, nagsagab na sa. Opo. Ah, siya ano na yan, deridiritso na yan. Kangat lang siya sir sa ano. Kumbaga yan yung ani mo tatay para may makatulong pa rin sa iyo, no? Para ka lang dito tatay nag-aalkan siya ay ano? Sir, kaya lang sir, sa ngayong panahon, kapataas naman ang ngayon ang karni ng ano, ng bintahan ng ganito sa ano, alagang kung saan yung magkakameron ka din, kung saan ay sir dito ay may ganan siya. May ganan siya. Sa sir, wag, di ko na lang iniisip sir yung pagod baga sir sa ano. Baka nga sa pag-aalaga, hindi ko na iniisip yun. Basta yung kunting ganaan siya lang ang bagasit ay kunting to na. Okay. Yung pang ano-ano na sa kanila. Pag may, lalo na yung siriyan, pag ay nagbuntis yan at saka anak na siya. Opo. Ay di, mas lalo mahal. Bagasit ngayon ang bik na. Opo. Yeah. Maganda yun tayo. Maganda yung napaplano mo tayo. Siguro, pinagplanuan mo masyado tatay. Ano? Siya sir. Kaya sabi ko nga din, sabi ko yung, alam nga naman, ang dali bagasit, gastusin ang pira. Kaya nga, tama yan tayo. Alain ko natin sa maganda natin ano natin. Kung hindi sana, tuloy ano sana yung pag-ano ko sana, ang hina, ang ano, tinisting ko yung naghina agad ay. Alin yung balot? Yung nag-ano agad ay. Kaya yung sobra niyan, binili ko na ng brick sa kayang bahog. Ah, pero nag-try ka din talaga tatay magbalot? Sa sir, isang araw. Pero talagang mahina, mahina dahil sa ulan. Ano sir dito ay talagang magandang panahon talaga sir ay. Ihira ang ano, lalo pa nasir na ulan, yung mga kung sa kontraksyon, magkatabaw, siyempre yung baga sir. Opo. Nahihirapan din sila dun sa pagkatrabaho nila. Pero iniisip din nila yung wala muna yung pang... Pangangailangan na tayo. Yung kailan ang anihan ng palay tayo? Ay, matagal pa sir. Marso ba? Hindi matagal pa. Tagal-tagal pa. Siguro yung mga... Anong matatay, tinarabaho mo, inano mo na, binali mo na. Ay, siya sir. Ubus na nga ni. Daan na lang, dadalawang bukot na lang ang natitirang ano.
hindi ko natin pagkikialaman na natin yung natin. Para may safety na tatay pang pabigas-bigas, ano? Sa sir, pang ano lang naman yung sir ay, yung tinatrabaho mo sa daraw para laang din na, pwede kang umutang at yung pag nakabayad ka na, pwede ka na namang umutang. Hindi ka masisira dun sa taong nagkakautangan. Grabe pala tayo, no? Iniisip ko lang yung dating kalagayan niyo tayo. Kung hindi ko pala kayo nakita tayo, sir, mas lalong malala. Ano tayo? Ano na sir, ito giba ng maigi. Wala na ang halos matatabingan na ang ito na yung bubong na natin na, yung sir dito, yung kabuhan laang ito. Dahil yung ibang ano sir ay ano ay, sa anak, dun sa pagkain namin mag-arama, saka dun sa kung may masobra man, dun na sa mga gagawang bahay-bahay na yun. Kung yung kami na tinutuwa. Kumbaga po, nag-iipon ka din tatay noon. Sa, kaso talagang kapos na kapos. Kapos talaga sir. Talagang makikita na yung una sir na talagang unang simula po bagay bago na yung kami natagpuan talaga dito. Lusak talaga baga naman sir. Kaya nga po. Ano, grabe talaga yung kalagayan mo tatay noon. Sa sir. Kaya talagang thank you Lord talaga ano ay, kasi ginawa. Salamat po sa Panginoon Diyos at sa nagbigay po ng tulong po sa amin. Marami pong salamat. Malaking tulong po ito sa aming pamilya na binibigay po ninyo sa amin. Okay, so ngayon tay ay bibigay ko po yung ano allowance at pang ano niyo tay pambiling pagkain niyo tatay ano. Yan tay pabilang po ito tay. Yan po ay pinabibigay po ni Dr. Dennis Latuno po. Pabilang po tay kung ilan. Dimandebo sir. Yan. Anong masasabi mo tatay kay Dr. Dennis Latuno po sa pinabot po sa inyo? Maraming salamat Dr. Latuno po, Dennis Latuno. Maraming pong salamat po sa inyo, Dr. Na ibinay po ito. Ito pong pirang ito, malaking bagay po itong pinabot po ninyo sa amin na malaking tulong po ito sa amin, sa, lalo sa Panginoon. Lalo na sana po sa inyo ay mabigyan po kayo ng magulping grasya pa para po kayo maraming matulungan na patuloy kong kinakapos ng kapalaran sa buwan. Na ano po talaga ay, nung simula pala ang itong maginawa na ang pakiramdam ko sir, yung pagkabuo nito para po baga kung ano po baga, nabawasan po baga ng ano. Isipin tayo yung problema. Siya sir, na ano, talo po nito, bayaran naman ng sa kuryente ka, na bayad. Talagang ano, nagpapasalamat ka tatay sa mga nagmamahal sa inyo, no? Sir, nagpapasalamat po akong maraming kong maibig. No, siya din tatay yung tumutulong kay, ano, kay Alud na para mapabunutan po. Siya po, na sabi kong ano kay Alud, ano yung muna akin at yan na natin ay bihira lang. Bihira lang sa isang tao na akin nagbibigay ng tulong na natin. Tayo lang siguro natin sa dami natin ang gusto mong matulungan. Tayo ang binalad na pinalad na matulungan nila na may kaya-kayang buhay sa ano. Kaya tay, lahat ng mga binibigay sa iyo, ano tatay Ernesto, pahalagan po natin, gamitin po natin sa tama. Nakikita ko naman tatay, yung mga binibigay ng sponsor sa inyo, ay ginagamit mo naman sa tama. Katulad nito, nung baboy, meron ka na. Tapos yan tay, okay yun na. Tama din po yung nasa isip nyo na padamihin yung baboy para kung sakaling ibibenta ka, meron kang ano. Paano din sa may balak din sana sir ako ay yung sana halibubuga sa mga pasanlaan ko baga sa Danao. Okay. Dahil hindi na pag ako'y nagkamirom ng sariling pasanla na Danao, hindi ka na nung mag ano na hindi ka na maano sa makikipag katulungan sa ano yan sa na Danao may sarili ka lang binubuo. Paano yung pasanlaan tatay? Yung sinasanla yung lupa mismo? Sa sir, kaya lang naman sir. May kasulatan naman sir yung sa barangay. Kung at bond yung lang, ganun. Ay, di sir. Hanggat di pa nababayaran? Hanggat di nababayaran yung sir yung ano, yung may-ari yung ano mo. Sige, ang gano'n mo sir. Pero ano yung malaking halaga din siguro tayo? Ay, malaki tayo. Sir na halaga din talaga. Kaya nga ito, pag ako'y sana ay, ito ay dapat ay aparami ko ng gusto at talagang yan ay nakalaan ng akin. Yun ang balak ko truk na ano ay. Nakalaan para sa mga anak mo ito tayo. Sa sir. At yun, habang yun ay paano yun ang paano ay, lalong nalakas yung ano yun. Ito, nagawa lang sir. Nakikita mo doon, pakikita ko sa inyo sir sa susunod na ano. Maulan lang ngayon ay. Maputik dun tayo. Kaya ate yung ano ginawa ko sir na banlat. Maputik dun tayo. Sa sir, malusak. Kailan tayo lang. Basta at least nakikita ko naman sa inyo tayo kung saan mo nagagasas yung binibigay po sa inyo. Sa sir. Dapat palaga ng talaga po ano. Kumpo. Kamusta man dito tatay sa bahay ninyo? Okay man?
di ko muna pa sir na ano pa ano ma, ano pang maigay ma, maulan na mas, maulan pa. Huwag na yan tay. Pero dapat laging malinis ano tay. Siya sir, laging malinis yan sir. Opo. Kaya lang ay maulan sir ay kaya na anong maigay pa. Kaya masyado ang panahon ngayon. Ah sir. Sige tay, at si Alod naman ang interviewin ko tay. Salamat tay. Sige, salamat. God bless, patuloy lang tayo tatay ano, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kahit naghihirap tay, tuloy lang sa buhay, always magdasal kay Lord. Magpasalamat sa mga biyaya na tatanggap ano tay. Sige po, God bless tay, salamat. Sige po, salamat din po kay Dr. Naton niyo po sa inyo pong binigay po niyo sa ating tira ngayon. At sa ano po, nagpapasalamat po kami ng marami ang kami pong mag-anak. Yan. Sa mga viewers tayo, sa mga nanonood sa inyo. Sa mga viewers po, maraming pong salamat sa ano na binigyan po niyo kami ng tulong na pinaanin po niyo sa aming binibigay sa araw-araw. Malaking tulong po ito, katulad yung po pag-aaral ng mga bata, mga baon-baon sir. Yun pa mga ano pa, yung tragic. Ngayon, pag-ano sir na iba pa. Opo tayo. Gastusin. Sige lang tayo, tuloy lang sa buhay na tayo. Sa sir. Yan. Mga kalingap si Alod. Kamusta Alod? Okay lang naman po. Kahit na online po, mapasok pa rin. Tama yan. Magsikap. Ano? Mag-aral kayong mabuti kasi yan. Pag nakatapos naman kayo, matutulungan niyo si Papa mo, di ba? Ano masasabi mo kay Dr. Dennis Latuno dahil andyan ang suporta sa inyo? Maraming salamat po sa bigay pa ng panggastos po sa amin. Maraming salamat po. Palaga niyo ano, nagbigay ako kay Papa ninyo ng pang-allowance nyo sa school, tapos yung mga needs nyo dito, diba, magbili kayo ano, at nandyan man kay Papa nyo, binibigyan man na talaga kay, lagi kayo ano. Opo. Yan, palaga ninyo kung anong mga inaabot sa inyo ano, syempre sundin nyo din si Papa nyo, kumbaga alam nyo naman si Papa nyo galing din minsan sa trabaho, diba? Opo. Pag di pag alam nyo nasa ano si Papa nyo, kayo na gumawa yung ditong mga gawain, di ba? Pag wala kayong gawa. Kasi si Papa nyo, minsan galing na sa trabaho, pag alam dito, nagtatrabaho pa din. Dapat, ano masasabi mo kay Papa mo dahil ganyan, napakabuti ni Papa ninyo. Bihira, ano, bihira sa magulang ang ganyan na ginagawa lahat para sa mga anak. Anong, ano mo? Maraming salamat kay Papa. Dahil, Dahil iniwan na kami ni Mama, kaya na lang pala tayo nagsusuporta sa amin. Papa mo, bakit parang naiiyak ka? Anong nararamdaman mo? Nararamdaman mo talaga yung grabing hirap? Ha? Natatakot na lang po. Natatakot ka? Ba't natatakot ka? Natatakot. Sobrang ano ba, problema o... Sa ano? Madami kong problema po ay. Madami kang problema? Anong problema mo ba? San, paano makakatulong si Kuya Vincent? Ano, paano? Ano bang problema mo? Paano yung makatulong si Kuya Vincent? Ano ba yun? Wala kami dito. Wala kayong makakain? Talagang sa hirap ng ano? Pero hindi ba siguro kayo pinapabayaan ni Papa niya? Ano? Talagang nagdi-diskarte. Yun ang maganda kay Papa mo. Doon kami pinahanga ni Papa mo sa ginagawa niya, no? Kasi talagang, ano siya, more on focus sa inyo, lalo na kayo, mga babae pa. Basta, ano, lalo na kayong tatlong babae, mag-iingat kayo, ano? Nag-iiyak si Papa. Nag-iiyak si Papa mo? Bakit nag-iiyak? Anong dahilan? Nagkakanta kami tatlo. Nagkakanta kayong tatlo? Parang biglang lumabas na lang dyan, no? Naglabas tapos? Tumun ko na lang po, no? Nagsili po ako sa bintana. Tapos nakatakalob na lang. Baka, ano, siyempre, ano, nakikita na, ganyan, kahit mahirap ang kalagayin mo. Sabi niya, maalas daw nga po yun. Ganito, baga po, dyan po. Hmm. Yung maalas daw nga po, at binigay lang daw nga po yung mamasahe. Hmm. Sa boss nila. Ha, boss ni Papa mo? Ay, kumbaga talaga napapaalis na siya. Pero naiyak siya. Yun yung dahilan na umayaw siya. Kasi ayaw niya kayong iwan. Grabe. Yun o nga ako. Nandito lang ko. Eh, paano kung sakaling natuloy si Papa umalis? Kami na lang po ang... Ako na lang po magsusuporta sa kapatid ko. Kahit
Papa. Kakayanin mo? Oo. Kahit ako lang kasi magluluto. Marunong po magluto eh. Mm, tama yan. Pero payag kang umalis si Papa mo. Ha? Opo. Ang baka pa nag-alis si Papa mo, yung mapabayaan nyo na sarili nyo. Hindi po. Kasi hindi naman dahilan ni Papa mo pag-alis, kinaiwan kayo. Iiwan kayo dahil ano, maghahanap siyang trabaho para... Ay, di maghahanap, magkakaroon siyang trabaho doon at... Para sa inyo yun, yung gagawin niya. Pero lumabas pala habang nagkakanta kayo. Ano yun, na ano kasi yun. Siyempre, si Papa nyo, mahal na mahal kayo. Kasi nga, siyempre, isipin nyo. Pag iniwan kayo dito, walang ibang titingin sa inyo matanda. Ikaw, di pa mo masyadong kayat kasi estudyante ka pa lang. Iba yung may edad na sa kagaya nyo, no? Kaya dapat, yan, mahalin nyo si Papa nyo. Nakita mo naman kung gano'ng pamahal ni Papa nyo, ninyo, ano? Palagan nyo kung anong ginagawa ni Papa nyo, yung sakripisyo niya. Ha? Opo. Maraming salamat po sa nagbigay po ng pampalawan sa amin. Ayan. So, ako iaalis na, no? Hindi po. At sa Sabado, huwag kang magalis, ha? At pupuntahan kita ulit dito. Alas 2 ng hapon yun. Opo. Para maano ka na, mabunutan na, no? Mm-hmm. Hindi pala pwedeng isabay kasi wala kang nanguyain. Oo. Ang pang... Kung gusto mo, ipanguya mo kay... Ay, kay ano, kay... Marian. Tapos kapakain sa iyo. Yan. Sige, sige. Oh. Mababay na. God bless. Sige po. Mag-iingat po kayo, sir. Yan. God bless. So, ayan mga kalinga. Muli po. Maraming salamat po kay Dr. Dennis Latuno sa pinabot niyo pong tulong para kina Alod, kay Tate Ernesto, sa pamilya po ni Tate Ernesto. Yan. Deserve niya po yung tulungan. Kasi nga po, ayan. Grabe. Touch naman ako doon na talagang grabe yung pagmamahal ni Tate Ernesto. Hindi niya kayang iwan ang kanyang tatlong anak dahilan nga siyempre po, wala pong magbabantay dito. At ayan, talagang naikwento ni Alod na habang nagkakanta daw silang tatlong magkakapatid, na ay napalabas na lang si Tatay Ernesto sa kadahilanan ng hindi niya kayang iwan ang tatlong niyang anak na dalaga. No? So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At yan, hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat. Diyos mabalos and dunga boss. Bye-bye!